Hallelujah! Praise God, mga kapatid. Glory to God. Tingnan mo nga yung katabi mo, brothers and sisters. Titigan mo siya. Eye to eye. Then sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, dahil sa bawat pagpupuri pa lang natin kanina ay talagang ako, talaga glory to God. I feel the presence of God. Habang ako ay umaawit kanina, grabe yung luha ko kay Lord dahil ni-reveal ni Lord sa akin yung from the past of my life, kung paano ko siya nakilala yung time na ako ay dapang-dapa, nung time na ako ay nasa putikan, na talagang walang-wala ako nung time na yon. Pero sa iyak ko talaga kanina kay Lord, Lord, napakabuti mo sa aking buhay dahil hindi ka nagkulang sa akin. Talagang ikaw yung gumabay sa akin, ikaw yung nag-lift up sa akin, saan man ako ay nadapa, Panginoon, subalit hindi mo inayaan, Lord, na ako ay binangon mo muli. At dito ako ngayon sa iyong presensya, Panginoon, na I surrender my life unto you, sabi ko sa Panginoon kanina. Kasi alam niyo, mga kapatid, sa bawat pagpupuri natin, pagbukas lang po ang ating mga puso, talagang damang-dama po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So look, glory to God po, mga kapatid. May binigay po si Lord sa buhay natin sa araw na ito. And I believe, ang salita ng Diyos sa araw na ito ay magsingbing word of encouragement, word of guidance, word of wisdom, and word of blessing sa bawat isa sa atin. So, let's all stand and basahin po natin ang salita ng Diyos. Memory verse po ito, mga kapatid, but I believe maraming i-reveal si Lord sa salita niya na ito. Let's open our eyes and our heart unto the word of God for this day from the book of Romans chapter 10 verse 17. Familiar verse po ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Romans 10:17. Basahin po natin. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi po doon sa Romans 10:17, by hearing and hearing, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa bawat pakikinig natin ng salita ni Lord, na tuloy-tuloy, doon nabibuild up ang ating pananampalataya sa Kanya. At doon tayo pinalalago ng Panginoon. Hallelujah. Let's bow our head and we pray to the Lord. Oh, hallelujah! Oh, precious Holy Spirit! Hallelujah! Oh, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Sa pagpupuri pa lamang namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord, binisita mo kami muli, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan upang madama namin, Panginoon, at manamnam namin, Lord, ang iyong dakilang presensya sa aming mga buhay. Lord, salamat, Ama, dahil ang salitang ito, Panginoon, na siyang inihain mo po sa aming mga buhay, O God. Hinihiling po namin, banal na Espiritu, sa oras na ito, ang press revelation, O God, sa salita mong ito, ang siyang mamayagpag, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord, wala po akong maipagmamalaki, Panginoon. Subalit ang iyong kapangyarihan lamang, O God, ang siyang aking maitaas, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat makakarinig, O God, ng mga salita mo, Panginoon, sa oras na ito, ay magsilbing kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman, O God, lalong-lalo na sa physical, Panginoon. Lord, pagagalingin mo sila, Panginoon, sa lahat-lahat ng aspekto ng kanilang buhay, O God. At Lord, ikaw lamang po ang siyang makita, Panginoon, sa aking harapan. Ang iyong glory lamang, Panginoon, O precious Holy Spirit, you are my teacher. You are our teacher, precious Holy Spirit. And we welcome you in this place right now. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, ng napakarami. At binabalik po namin sa iyo, O God, ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong buktong na anak na si Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Talagang we are so blessed
Dahil from the past in our life, talagang ang takbo ng isipan natin noon ay we are in the negative thoughts, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, which is negatibo po ang laman ng ating isipan noon. But the opposite word of that word, negative, is positive. Doon po tayo nagkaroon ng positibong pag-iisip, pagkakilala nung nabasa po natin at naririnig po natin ang salita ni Lord sa Book of Romans 10:17. With the hearing and hearing to the Word of God, doon tayo nagkakaroon ng positibong pananaw sa lahat ng bagay na ating inaasam sa ating mga buhay. So glory to God. Yung tema po ng ating anniversary is passionate to go beyond. We have a passionate to go beyond, mga kapatid. Talagang, yung talagang nire-reveal ni Lord sa bawat isa sa atin, yung kung ano yung nais ni Lord, ang siyang masunod lamang sa ating mga buhay. We must have to think positive. So we declare positive things in our life. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, positibo ka sa iyong pananampalataya kay Lord. Hallelujah! Praise God! Sabi po sa salita ng Diyos dyan, so faith but comes from hearing and hearing by the Word of God. Hindi lang po sa pakikinig, mga kapatid. Although nakikinig po tayo, marami pong nakikinig kasi ng salita ng Diyos, pero lumalabas dito. It's sad to say. They are a born again Christians, but they are claiming na naririnig nila, pero nagpa-pop up, naririnig dito, lumalabas dito. Wala pong kwenta yon, mga kapatid. Ang pakikinig pala ng salita ng Diyos, kailangan pakinggan mo rito, at yun ay magre-rema sa puso mo. Which is the double ears of our personal human being, which indicated the heart. Pag pinagtugma mo po yung kaliwa at kanang tainga mo, magkakaroon po siya ng hardship. Ito po yung narinig mo ang salita ni Lord, pinapasok mo, kabila, kanan, kaliwa, ito yung papasok at magre-rema sa buhay mo. At dito ka ngayon, unti-unting binabago ni Lord kung paano ka magiging positibo sa pananaw mo sa buhay. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa pag-a-abroad. Marami pong nag-a-abroad, mga kapatid, na ang iniisip nila mag-abroad for the needs of your families. But yung iba, nagni-negative minsan. Why? Kasi pumunta sila rito sa abroad, although ang pinirman sa kontrata ay ganun ang sahod, like me, but glory to God. Kaparaan din ni Lord yun. It's a blessing from God. From the Luke 6:10, pagpagkakatiwalaan ka ni Lord sa maliit na bagay, how much more sa pinakamalaki na bagay? Pag-abroad, pag-usapan po natin. OFW po tayo lahat. So, ang pag-abroad, wag po tayong mawalan ng gana, mga kapatid. Kung minsan kasi, may nawawala, may dumarating, may umaalis, may bumabalik. Minsan may umaalis, hindi na bumabalik. Why? Desperado po sila sa kanilang pag-abroad. Nagkaroon po sila ng negatibo. Nag-negative sila kagad, no? Don't think negative, mga kapatid. Bilang isa pong espiritual na mananampalataya sa ating Diyos na buhay, kailangan po maging positibo po tayo sa lahat ng bagay. With faith, by faith. Hindi po pwede na positive thinker ka pero hindi ka nananampalataya, no. With an action. So we have the word of declaration. Sa bawat dinideclare po natin, mga kapatid, it's a blessings. The word that comes out from our mouth is like a double-edged sword. Pagpapala, 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 hindi po pagpapalo. Hindi po pwedeng pinanalangin mo, Lord, bless me, O God. Lord, dalangin po Panginoon, pagpalain mo po ako, Lord. Kontento na ako, Lord, sa mga bagay na ipagkakalob mo sa akin para masustain ang akin. No, hindi po ganun ang kaparaanan ni Lord. You are a self-business ka, makasarili ka pag ganun. Hindi po pwede. Being a born-again Christian, manalangin ka kay Lord, Lord, pagpalain mo po ako, Panginoon, upang magiging pagpapala po ako sa iba. And if you will bless me, O God, I am be a blesser to others, especially for the my brothers and sisters in Christ. Sabi kasi ng iba, kontento na ako. Kasi, nakakakain naman ako, nabibili ko yung gusto ko. Paano na ako? Paano na si kapatid? Tingnan mo yung kapatid mo. Diba, nilikha po tayo ng Lord bilang pagpapala? Hindi po tayo pinilikha ni Lord para sa sarili lang natin, mga kapatid. Just remember, hindi po pwede na pinagpala ka, hindi mo isisira yung pagpapala.
Like the word of God. Binigyan nga tayo ng salita niya. Narinig natin ang salita ni Lord. Sa Romans 10:17, hearing and hearing. Hindi pwedeng narinig mo lang yon. In-apply mo sa sarili mo, nanampalataya ka, okay na, no. We have to share. So we must have a heart na maging blessings po tayo sa iba. Pagpapala po. So, think positive. Basahin po natin sa Philippians 4:8. Hindi lang po naririnig ang salita ng Diyos, but we have to meditate the Word of God night and day. I-meditate po natin yan. Katulad ng pag-aaral, narinig natin, nalaman natin ngayon, pero paglabas natin, wala na. Why? Hindi natin nilagay sa puso. Yun yung tinatawag nila na Kristiyano sa nguso, wala sa puso. Nguso lang, pero wala dito. Basahin po natin, Philippians 4:8. We have to meditate the Word of God. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be anything virtue, and if there be any praise, think of these things. We have to meditate the things, the blessings from God that He given unto us. And we have to impart it to our brothers and sisters in Christ. So napakabuti po mga kapatid. Hindi lang po pala tayo nakikinig, nakaupo ka dyan. You have to hear and hear and hear to the Word of God. But paglabas mo parang wala lang. Ganun pa rin sa dati. Kailangan po we have a faith to Jesus, the author and perfecter and the finisher of our life, the Lord Jesus. Just imagine mga kapatid, the heart of the Bible, John 3:16, mapalad po tayo mga kapatid dahil hindi po siya nagkasala. Tayo ay nagkasala, our God. Malinis po ang Panginoong Jesus. Ang ating Panginoon ay malinis, wala po siyang dungis. Subalit ganun ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay because the heart of the Bible is love. L-O-B, love. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemy as you love yourself. This is the agape love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that so whoever believe in Him will not be perish, but have everlasting life. Yun po ang plano ng Lord sa buhay natin. Magkaroon po tayo ng buhay na talagang kagalak-galak, talagang buhay na maging pagpapala po tayo sa iba. So, hindi pa natatapos doon, mga kapatid. Narinig natin yon, pero sinundan niya doon, 1 John 3:16 naman. Binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon para yung buhay natin we have to give to our brothers and sisters in Christ. Kahit hindi mananampalataya, kung inihain po ni Lord sa bawat isa sa atin, sige lang mga kapatid, kahit Muslim yan, kahit Buddhist yan, kahit ano pa man siya dyan, pero pagkasama mo si Lord, hinding-hindi ka magagapi at ang mamamayagpag at ang magtatagumpay sa buhay mo ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! So, we are blessed by the hearing and hearing of the Word of God. Totoo po, mga kapatid, with faith. Which is sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, is a combination verse of that Romans verse. 2 Corinthians 4, verse 13, faith to Jesus. Naririnig po natin yon with application, with faith, walk by faith and not by sight. Sabi niya po dan, we having the same spirit of faith according as it is written. I believe and therefore have spoken, he also believed, therefore I speak. We believe, brothers and sisters in Christ, na tayong lahat po rito ay may iisang espiritu sa Diyos. Kasi pag ang katabi mo o pag ang kapatid mo ay iba ang espiritu, oh, di pa pwede, pag-pray mo siya. Why? The unity of faith. Ang nalilipap po niyan ay ang kaharian ng Diyos. Why? Kasi pag hindi mo po yung kapananampalataya, iba po yung lingwahin yung dalawa, magkakaroon po ng argument. Magkakaroon po ng division. Why? Subukan mo yung katabi mo, kung iba yung ugali niya, tapos ikaw mainhin, saka matapang. Pwede ba? No. Pero being a part of a Christian ministry, being a part of a ministry, being
a leader, being a servant of God, being a member of the church, anuman yan, ang paningin po ng Diyos sa bawat isa sa atin, pantay-pantay po, mga kapatid. Hindi po yung siya porque ginagamit, hindi ko po pwedeng i-boss ang aking sarili, hindi ko pwedeng ipagmatas ang aking sarili, hindi po pwede, no? Ang pwede ko pong ipagmatas ay ang Panginoong Hesus at ang buhay niyo, mga kapatid. Why? Kasi po, kayo po ang nagiging kalakasan ko for my spiritual life. Kung nakikita ko po kayo na blessed po kayo, I'm so blessed then. Why? Dahil pinagpapala kayo ni Lord sa pamamagitan ng salita ni Lord na ating naririnig araw-araw, lalong-lalo na sa tuwing gawain. So glory to God, mga kapatid. So sabi po doon sa Proverbs 18:21, mga kapatid, be aware. May babala po si Lord. Hindi po pwede na pagpapala. No. May babala po si Lord. Itong bunga nga natin. Proverbs 18:21, anong sabi doon? Life and death is in the power of tongue. Kung ano ang lumalabas sa iyong bunga, sa iyong mga bibig, ay makapangyarihan. Kaya nga, noon po, nung balikan po natin ang nakaraan, nung hindi pa tayo mananampalataya, di ba, pag sinumpa ka ng ina mo, pag sabi doon, sige, paglabas mo yan, maaksidente ka, nangyayari nga, totoo po yun. Kasi kung ano yung lumalabas sa bunganga natin, buhay po yun. Kaya yun, yung curse na yun, pag in-nurse ka niyan, i-reverse mo. Dahil mananampalataya na tayo, no, hindi ko tinatanggap yung salita na yan, na hindi sangayon sa Diyos. Kailangan blessings lagi. Kaya nga bilang isang Kristiyano, mga kapatid, maging aware po tayo. Sa bawat lumalabas po sa ating mga bibig, kailangan blessings. Blessings, blessings, blessings. Subukan mong kausapin, makita mo lang yung kapatid mo. God bless brother, God bless sister. Makikita mo kung ngingitian ka niyan. Pero pag nakita mo yan, nakasalubong mo, sumimangot ka, ano kaya ibibigay niya yan sa'yo? Makikita mo ba na mangingiti yan? No, hindi po, mga kapatid. So, mayroon pa po, bless the man who curse you. Sabi doon sa Ephesians 4:29, basahin po natin. Ito po yung mga babala sa atin na Lord bilang isang mananampalataya. Habang tayo ay nakikinig ng salita niya, kailangan mag-aware din po tayo, mga kapatid. May babala po si Lord. Yan po. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to be used of edifying, that is me minister grace unto the hearer. Iyon po, mga kapatid. Kailangan po be careful of the words, sabi doon, na lumalabas sa ating mga bunganga. Kaya mayroon po tayong mamaya, talagang, sino na bang ready mamaya sa salita ni Lord for the word of declaration? Amen! Karang kukunti ha. Amen! Sigaw mo para marinig ni Lord. Amen! Hallelujah! Glory to God, mga kapatid. Habang nakikinig po pala tayo ng salita ni Lord, mga kapatid, from hearing, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Habang nakikinig tayo ng salita ni Lord, maraming nire-reveal yan si Lord sa buhay natin. Kasi, ang salita ni Lord, hindi lang po yan lang. Maraming salita si Lord dito, pero hindi lang ito. Nakalagay dito mga salita ni Lord, pero may mga press revelation si Lord na iaabot niya at iahain niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sabi po doon sa Psalms 19 verse 14, hearing, kung ano yung narinig mo at sinabi mo, yun yung mangyayari. Mga kapatid, narinig mo, sinabi mo, mangyayari at magaganap. Luluubin ni Lord. Halimbawa, narinig mo yung salita ni Lord ngayon, tinanim mo sa puso mo at sinabi mo, lumabas sa iyong bunganga, magaganap. Magaganap dahil pananampalataya mo, magaganap. Depende na lang, mga kapatid, sa tao na pagsisiran mo yan. Kung hindi po bukas ang puso niyan, kahit paulit-ulit na lang na naririnig na yung salita pero hindi siya bukas, hindi magaganap yun. Matagal po na proseso. Kaya nga po, sabi ng iba, yung naririnig nyo po yung kasabihan na yung marami ang nauuna, marami ang nahuhuli. Totoo po yun, mga kapatid. Maraming mga baguhan na Kristiyano na talagang mainit sa paglilingkod. Yung mga datihan,
lumalamig, bakit kaya? Ang cause po ng dahilan po nun, yung puso. Wala pong submission, wala pong teachable spirit, wala siya. Kaya, ang paglago bilang isang Kristiyano, kailangan bukas ka sa salita ng Diyos. From Book of Genesis up to Revelation, kailangan bukas ka rito. Hindi pa pwedeng masakit yung salita, hindi mo tatanggapin. No? Yun nga ang maganda eh. Yung may sinner si Lord na salita tapos patama sa'yo, yun ang maganda. Why? Doon mo nakikita ang totoong paglago mo bilang isang Kristiyano. Kasi pag nasaktan ka sa salita ni Lord, para sa'yo yun. Kasi pinapaabot ni Lord ang salita na ito para ikaw ay mabago. At unti-unti kang mababago. By hearing and hearing by the word of God, unti-unti kang babaguhin ni Lord. Babaguhin ka niya, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka lang ganyan, kapatid. Pagdating ng araw, pagpapalain ka ni Lord at nakahanda na ang mga provision ni Lord sa buhay mo. Glory to God, mga kapatid. Dahil, salamat sa Diyos, mga kapatid. Dahil, alam nyo, sa akin, yung pagpunta ko po rito, talagang I'm so hopeless before. From the 8 days in the I'm still in Riyadh, hopeless na hopeless po ako, mga kapatid. Why? Wala po akong makitang gawain. This is yun po yung dinisar ng puso ko. Gusto ko, Lord, makapagpatuloy ko sa'yo at makakilala ko sa'yo ng lubusan at lumago pa ako spiritual. I'm so blessed. Dahil pinagkatiwalaan ako at pinagkalooban po ako ng ating lingkod na si Pastor. Siya po yung inihain ni Lord sa akin at sa atin lahat. Kaya sa mga bakuhan po, mga kapatid, salamat sa Diyos sa mga taong nag-invite po sa inyo. Kasi sila po yung ginamit ni Lord na inihain sila sa buhay nyo. And glory to God, yung paanyaya ni Lord sa inyo sa oras na ito ay binigyan nyo po ng time. Salamat sa buhay ng mga baguhan po dito. And I believe, it is a divine appointment for you and for all of us here na tayo ay makakarinig ng ganitong salita ni Lord. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. So, ganun pala. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing to the Word of God. Doon ka pala lumalago. Doon ka lumalago habang yung sinusubaybayan mo yung salita niya. Kaya yung negative thoughts noon, kansilado na yon, mga kapatid. You have to think positive. Mangarap ka rin lang, lubus-lubusin mo na, sabi nga eh. Totoo po yun, dahil ang pinagsisilbihan po natin na Diyos, mga kapatid, is a big, big God. Sabihin mo sa katabi mo, malaki ang Diyos natin. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kaya sa mga kapatid, at a word encouragement ko po, yung mga nanghihina po, wag na po kayong manghina, mga kapatid. Dahil ang salita ni Lord, kailanman ay hindi magmamaliw. Kailanman ay hindi magbabago. Depende sa'yo kung tatanggapin mo yan at isa sa buhay mo yan. And I believe, your life will never, 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 never be the same again. Hindi ka nakatulad dati. You will be the top, the head, and the blesser. Pagpapala ka. Hindi ikaw na yung mangungutang. Ikaw na yung magbibigay. Hindi ka magpapautang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magpapautang. Magbibigay ako. Hallelujah. Sa buhay po ng isang Kristiyano po, bawal po ang utang. Totoo po yun, mga kapatid. Dahil ang utang po, hindi po nakaka-bless yan, mga kapatid. Ipagpalagay natin, ako, saka si Kuya Rex. Sa tingin mo ba, Kuya Rex, pag pinautang kita, na-bless ba kita? Ah. Hindi talaga. Totoo po yun. Bakit po, sabihin ko sa inyo, pag pinautang ko siya, pag magkasalubong kami niyan, kung wala siyang pambayad, eh di lalayo yan sa akin. Hindi na pagkakasalubong kami, liliko yan. Kasi wala siyang pambayad. Kaya dapat maging blessings po tayo, mga kapatid. We have to share the blessings. Ibigay natin. Pag pinagpapala tayo ni Lord, kaya nga, yung ito nga, yung lalagyan, pagpuno yan. Kaya, salamat sa Diyos, yung prayers nga po na, Lord, salamat dahil minute mo yung needs ko, may sahod na, at salamat pa rin, Lord, dahil nawala na yung sahod ko at nagamit sa magandang kaparaanan. Glory to God, maganda po yun, mga kapatid. Kasi once na hindi po nawawala yan, pag puno yan, walang nawawala dyan, sa tingin mo ba may papasok dyan? Wala. Saan ilalagay ni Lord?
eh puno ka pa. Glory to God, mga kapatid. Isang patutuo po sa testimony. Sa bawat testimony. Yung mga napalaging nagtetestimony rito, tignan nyo, sila lagi yung nagtetestimony. Why? Hindi nila kinakahiya si Lord. Maliit man na bagay, yung blessing sa kanila, binabalik nila sa Panginoon through the power of testimony. That is the one way on how to defeat the work of the enemy in our life. Kung paano po natin inaapakan ang gawa ng Diablo sa ating buhay. Why? Sa bawat pagtayo natin dito, kapatid, habang tayo ay nagtitestify sa kabutihan ni Lord sa ating mga buhay, ang naglo-glorify po ang Panginoong Jesus. Si Satanas. Kaya anytime, wala nang karapatan si Satanas sa ating buhay. Dahil tayo ay binago na ng Diyos. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ito po, mga kapatid. Thanks God. Hallelujah. Yung negative turns to positive and we have the declaration. Kung ano ang lumalabas sa iyong bibig ay magaganap at mangyayari. At lulubin ni Lord by your faith. Sinong ready na, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise God. The Word of God from the book of Colossians chapter 1 verse 13, which is sabihin mo by faith, isigaw mo kung faith, kung isisigaw mo kung ano ang nire-reveal ni Lord sa'yo, I am forgiven. Amen. Sinong nakarinig? I am forgiven. Sa book of Colossians chapter 1 verse 13, sabi doon, who hath delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son. We have forgive by God since na tayo po ay nakakilala sa kanya. Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Pinatawad na po tayo. Kaya lang, sad to say, mga kapatid, pinatawad na nga po tayo ng Lord, subalit binabalikan pa natin yung kasalanan natin. Lumilingon pa tayo sa likod natin minsan. Kaya marami pong mga Kristiyano na nadadapa. Marami pong mga Kristiyano na hindi nakakapagpatuloy. Like a racing race. Sa isang mananakbo na lang, if you reach the goal, pwede ka bang manalo? Pag titingin ka dyan, titingin ka sa likod. Hindi. Hindi ka magtatagumpay. Kaya bilang isang Kristiyano, pinatawad na po tayo ng Panginoon, hinding-hindi na po natin pwedeng balikan pa yung nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, hinding-hinding-hindi na. In Jesus' name, hallelujah! Praise God! Napakabuti ni Lord. And the other one, mga kapatid, yung una, I am forgiven. Praise God! Sa book of Colossians, narinig po natin, from the kingdom of darkness as unto the kingdom of light, nung nasa madilim pa tayo, ngayon nasa liwanag na po tayo. Ito na po yon, ito na yung buhay natin. Nasa maliwanag na po tayo na daan. Hindi katulad dati, madilim na daan. Dati kasi kikida-kida, yung iba, pakindat-kindat, parang kandila, minsan malaki yung apoy, minsan maliit. Ang gusto po ni Lord, you must be a light and salt unto this world. Asin at ilaw ka sa mundong ito. Yun po ang gusto ni Lord. So glory to God, mga kapatid. We are forgiven by the Lord of God. Hallelujah! Praise God! So the other one, mga kapatid, from the book of John 14, chapter 18, verse 21. Isigaw mo, by faith, mga kapatid, at sisiguraduhin ko, in the name of Jesus, magaganap to sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo na ito pong word na ito, kapatid, para sa atin lahat ito, itong pangalawang declaration. Sabihin mo sa sarili mo, by faith, I am not alone. Amen. Hallelujah. Totoo po yun, mga kapatid. Pumunta po tayo dito as a OFW bilang isang manggagawa po dito sa Riyadh. We are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. Totoo po yan, mga kapatid. Patunay po yan sa salita ng Diyos. I am not alone sa John 14 verse 18 to 21. Chapter 14, 18 to 21. Sa Tagalog, query mo para mas maganda. Chapter 14 verse 18 to 21 ng John.
We are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya kung sino man po yung hopeless dito, baguhan man yan o matagal na yan naman na nampalataya, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama natin si Lord. At nandito ako na binigay ni Lord sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Sabi po doon, mga kapatid, basahin po natin, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Grabe, no? Grabe ang sabi. Si Lord po ang nagsasabi dyan. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Try to meditate that word. Hindi pala tayo iiwan ni Lord na nag-iisa. Ako'y paparito sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanglibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. So wherever we go, whatever we do, God is within us. Amen, mga kapatid. Totoo po yun. Saan man po tayo dalin ni Lord, saan man po tayo daling lupalop ng Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Kaya sabihin mo, ideklara mo sa katabi mo ngayon, hindi ka nag-iisa, kapatid. Hallelujah, praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God po. Kaya po, napakabuti ni Lord dahil saan pala tayo pupunta? Sabi niya doon, kasama mo ko. Ano man ang gagawin mo, kasama mo ko. Bless na bless po tayo, mga kapatid. Kaya wag na po tayong magkaroon ng negatibo na pag-iisip. Just think positive unto the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Grabe po, no? Yung una, I am forgiven. Pangalawa, I am not alone. In the other one, mga kapatid, and the third one, which is the word of declaration, which is from the first book of 1 Peter chapter 2, verse 24, kuya. Hallelujah. Ideklara mo ulit sa sarili mo. Ideklara mo, kapatid, dahil magaganap ito. Ano man ang aspekto ng iyong buhay, mangyayari ito, kapatid, by your faith. Isigaw mo kung isisigaw mo, I am healed. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. We are healed. Talagang ginamot na tayo ng Panginoon. We are healed. Hindi lang sa sakit, tayo pinagaling ni Lord. Pinagaling na po tayo ni Lord sa lahat-lahat ng aspekto ng ating buhay. Pinagaling po tayo sa ating sakit. Pinagaling po tayo sa ating pangangailangan. Pinagaling ni Lord lahat ng ating pangangailangan. Siya yung nagsusustain ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. God, our God is our Jehovah Jireh, our great provider. Hindi po tayo pagkukulangin ni Lord at pagagalingin niya tayo. Kaya kung sino man ang may karamdaman sa oras na ito, just cling to this word from the 1 Peter chapter 2 verse 24, pinagaling ka na ni Lord in Jesus' name. Ito po, who his own sword bear our sin is his own body on the tree that we being dead to sins should live unto righteousness by whose stripes ye were healed. Tingnan nyo po. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kaniyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Just imagine, from the cross of Calvary, kung paano po ipinako si Jesus sa cross ng Kalbaryo, kung paano po dumanak ang dugo ng Panginoong Jesus, hindi nyo ba na-imagine, mga kapatid? Yan palang pagpapako ni Lord sa cross ng Kalbaryo para sa ating kagalingan. Hindi po ba natatouch yung mga puso nyo, mga kapatid, mga puso natin? Sino, siguro naman halos lahat sa atin, napanood na natin yung The Passion of Christ. The Passion of Christ. Bawat sema pa lang na bumabaon sa pakatawan ng Panginoong Jesus. Pag natatanggal yun, sumasama yung laman tapos bumubulwak yung dugo. Napakasakit, mga kapatid. Napakahirap ang ginawa ng Panginoon doon. Subalit, isa lang ang hinihiling ni Lord para sa atin. Na halos minsan pa hindi natin maibigay. Yung buhay natin, yung puso natin, ibigay natin sa Kanya.
Pag binigay po natin yung buhay natin at yung puso natin kay Lord, automatic yan, mga kapatid. Ang salitang ito, marireceive mo yan. Grabe, no? Kaya yung iba nga, glory to God pa rin. And salamat sa Diyos pa rin. Yung iba, sa world, hindi nakakadalo ng gawain dahil ang dahilan nila ay overtime. Balik po tayo sa trabaho. Marami pong nagnanais, kaya yung usapan po namin kanina, yung palakasan kanina, yung pangkasama ko sila, Pastor, glory to God, sala si Kuya Alan. Sabi nung iba sa akin, gusto prayer ko magkaroon ng overtime. Sabi naman nung iba, ako gusto ko mawala ng overtime para kay Lord. Depende po sa inyo yun, mga kapatid. It depends upon to your faith. Pero, kailangan, Matthew 6:33, sabi doon, seeking first the kingdom of God and His righteousness shall be added to you. Unto you. Okay po ang overtime. Pero yung isang araw, hindi po pwede po. Hindi po pwede po na yung isang araw ay hindi po natin ibibigay. Kamali yata ako doon sa Matthew 6:33. O, tama. Seeking first the kingdom of God. Hindi po pwede po na pinagkaluban po tayo ng 7 days. 7 araw sa loob ng isang linggo. Para sa atin yun, pansarili nga yun eh. Pero yung isang araw, na mahinga si Lord noon from the creation, di ba? Pagod si Lord nung time na yon, siya ay nagpahinga. At hinihiling niya doon na yung araw na yon ay ibigay natin sa Kanya bilang pagluwalhati, pasasalamat sa ginawa ni Lord sa nakaraang 6 days sa ating buhay. Pero bakit ganun? Hindi lang natin naibigay. Pero glory to God, as a wake-up call para sa akin, para sa ating lahat, yung salitang ito na kailangan pala, yung isang araw, ipagkaloob po natin si Lord. So, amen, mga kapatid. Amen, hallelujah. At kailanman, hindi po tayo pagkukulangin ni Lord. So, glory to God. I am forgiven. I am not alone. I am healed. 4 na po yun, mga kapatid. Ito yung inaasam ng iba. Pero, teka. Ito yung inaasam ng iba. Na declaration. Ako rin, inaasam ko ito. Pero, may katanungan. Basahin po natin, mga kapatid, from the book of Philippians chapter 4 verse 19. At isigaw mo ngayon, by your faith, by the word of declaration, in the name of Jesus, I am rich. Sabihin mo, I am rich! Amen. Totoo po yun, mga kapatid. Bilang anak po tayo ng Panginoon, mayaman po tayo. Hindi po tayo dalubasa. Kasi pag ikaw ay mananampalataya tapos naghihirap ka, hindi ka paniniwalaan ng unbelievers. We must have the heart to display the splendor here on earth. Kailangan ma-display po natin ang kapangyarihan, ang glory, ang kayamanan ni Lord na pinaparanas niya sa buhay natin. Kaya sabi nung iba, ganito lang ang buhay ko. Okay lang kayo. Kiniklaim nila yun eh, kaya ganun sila. Kasi kontento sila sa ganun lang. Ganun-ganun na lang. Pero, ang sabi ni Lord, we are rich. We are rich. Dahil mayaman po ang ating ama ay mayaman. Kaya bilang, kung tayo talaga ay naniniwala tayo na we are chosen, we are child of God, mayaman din tayo. Hindi po tayo mahirap. Kasi yung iba nalulungkot ako, yung iba naghihirap. Pero hindi po. Pag mananampalataya ka, kapatid, hinding-hindi ka pagkukulangan ni Lord. At kailanman, ikaw ay payayamanin ni Lord. Amen. Hallelujah. Totoo po yun. As a whole and be, nagkaroon po ako ng whole and be which is for the glory of God. Totoo po yun. Dahil nakikita ko at napapanood ko at naririnig ko sa iba't ibang ministry na ginagamit ni Lord throughout the world. And I believe that is my prayer unto the Lord that this ministry will be used by God for His glory alone and to the whole world. Amen, mga kapatid. Dahil kailanman, hindi po tayo darating po yung araw, mga kapatid. Hindi po tayo yung mangangamuhan. Hindi po tayo yung magiging alila ng ibang lahi. Tayo ay gagamitin ni Lord for His kingdom to preach the gospel for the expansion of His kingdom here on earth. Para yung glory, yung salita ni Lord ay ma-extend
sa iba't ibang panig ng mundo. Sa sabi po doon sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of the Lord is make it rich and the added no sorrow with it. Kailan nga pag pinagpala po tayo ni Lord, hindi po tayo yung malulungkot, magagalak po tayo. Yung pagpapala na dumating sa iyo tapos nalungkot ka, hindi galing kay Lord 'yon. Totoo po 'yon. Just remember, si Satanas nagbibigay din yan ng blessings, pero teka. Kaya kailangan maging keen observer ka. Alam mo yung salita ni Lord. Tanungin mo at alamin mo kung yung blessings na yan galing kay Lord. Lalong-lalo na po sa mga opportunity sa pagtatrabaho. Marami pong mga alok na mga trabaho minsan ginagrab natin. Hindi na natin pinagpre-pre minsan kung yun ba talaga ay kalooban ni Lord para sa atin. O kaya kalooban lang natin para makapagtrabaho. Ang nanaig po doon mga kapatid, sarili mo lang. Hindi mo ibinigay kay Lord yung glory. Kasi ang nagbibigay po talaga ng blessings, ang Lord. Bakit ba yung mga amo ba natin na yan? Saan ba nanggagaling mga blessings ng mga yan? Diba? Kaya wag po tayong titingin sa tao. Kung pinagpapala si Lord, si kapatid, glory to God. Blessings ka kapatid. At i-desire mo rin na ganun din ang gawin ni Lord sa buhay mo. Dahil ang pinanggagalingan ng pagpapala ni kapatid kay Lord. Diba? Pare-parehas po tayo ng mananampalataya. Kaya may tinatawag po, depende po sa level of faith. Depende po sa'yo yun. Kung ano yung level of faith mo, kung ikaw talaga ay naniniwala na pagpapalain ka ni Lord, talagang magaganap sa'yo. Pero kung sa maliit na bagay, hindi ka na mapagkatiwalaan ni Lord, yung declaration na I am rich, hindi magaganap yun. Totoo po yun. Luke 16:10. Pag pinagkatiwalaan ka ni Lord sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin ni Lord sa malaki. Kaso sa maliit na bagay pa lang, nawawala na si Lord sa eksena. Ang nangyayari na, yung makamundong gawain. Maliit na blessings yung natanggap mo. Sige, luho. Bili dito, bili doon. Wala na. Hanggat dumating yung time, wala na. Kaya mayroon akong nabasa isang buhay ng isang mananampalataya nga eh. Mayroon siyang asawa nasa Qatar. May dalawa silang anak. Blessed sila that time. Mananampalataya yun ha. Pero, grabe. Kaya tingnan niyo po, mananampalataya na yun, pero mayroon pa rin. Yung ganung ano, yung hindi nila nami, yung I am rich. Why? Pinagpala sila ni Lord. Ang ginawa naman nung babae habang nagpapadala si lalaki, bili dito, bili doon, kahit ano-ano binibili. Nawala na sa eksena si Lord. Yung needs ng church, supposed to be, dapat we have to bless the church. Kasi pinagpala ka nga ni Lord. Kung hinipo ka na Lord na i-bless mo ang church, you have to honor the word of God. Narinig mo yung boses ni Lord, you have to honor it. Huwag kang mag-disobey. Kasi pag nag-honor ka doon, automatic, the abundance of blessings will be poured out unto you. Ibubuhos niya talaga yung pagpapala. Kung baga, ambon lang yan eh. Di ba ang alam niyo po ngalang pag ambon lang? Kunti pa lang yun, pero pag binuhos niya talaga yung ulan, talagang wala kang paglalagyan. Sabi nga sa Matthew 6, dun sa kanina, Matthew 6:33, di ba? Pagpapalay, ano, biruin niyo po mga kapatid, dumating yung time. Sad to say, mananampalataya po yung mag-asawa na ito, dalawa po anak nila. Nag-aral yung anak nila sa isang private school. Nandun yung luho, sige ganun. Doon niya nakita yung pagsisisi sa huli. Umuwi yung asawa niya galing Qatar. Supposed to be ayaw na niyang bumalik. Talagang kitang-kita sa reaksyon ng lalaki. Talagang lupay-pay siya. Although may karamdaman siya, hindi na niya sinasabi sa kanyang asawa. Kasi pag sinabi niya yun, baka maapektuhan pa yung misis niya. Nananalangin na lang siya kay Lord. Bumalik ulit siya ng Qatar. For 2 years ulit, second contract. Nakakalungkot mga kapatid. Dumating yung time. Nagtaka yung babae ngayon, tumawag yung kasamahan niya sa trabaho. Bakit yun ang tumawag? Kasi dati-rati ang tumatawag yung lalaki, yung mister niya, ngayon ang tumawag yung kasama niya. Ganon yung tibok ng puso niya. Alam niyo mga kapatid, dumating po yung time tumayog yung asawa, yung katrabaho ng mister niya. Ano niyo po sabi niya? Wala na si kuya. Doon siya nanghina. At doon niya nakita mismo yung blessings ni Lord. At doon niya nakita yung binigay na blessings ni Lord sa kanila, hindi nila binigyan ng halaga. Hindi nila binalik kay Lord yung glory. Nalungkot silang mag-asawa, bumalik yung babae sa dati niyang trabaho pagmamanicure, at yung anak nila na-enroll ulit sa isang private, pampublikong paaralan.
At ang nakakalungkot, mga kapatid, siyempre yung needs nila wala na. Once na hindi pala natin pinahalagaan yung mga pagpapala ni Lord. Although we are rich, kiniklaim natin na I am rich, pero hindi natin binibigyan ng halaga. Ginagamit lang natin sa mga walang kwentang bagay. Wala pa rin. Pwedeng agawin yan ng kaaway. Satan is here to kill, to steal, and to destroy. Pumarito si Satanas para manira, magnakaw, at pumatay. Yung isa doon magnakaw. Doon tayo ninanakawan. Kaya yung word of God na ito, na I am rich, kailangan i-claim po natin by faith, with action, and we have to share it, the blessings, at gamitin po natin sa tamang paraan. Glory to God, mga kapatid. And lastly, ang huli po, mga kapatid, for the glory of God, this is for all of us. Ito po yung pinakahuli. By the word of God, by faith, mga kapatid, i-declare mo po sa book of Romans 35, verse 30, chapter 8, verse 35 to 37. Sa book of Romans, mga kapatid, just claim this word by faith. Kaya nga, positibo kanina, di ba? Positive. Pag hindi mo kinilim yan, nag-negative ka, hindi magaganap sa'yo. Kaya yung positive, positive tayo kagad. Declare positive things in our life. I-declara mo in the name of Jesus, I am successful. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Basahin po natin Romans 8:35 to 37. Sabi po doon, who shall separate us? Kuya, Tagalog na lang. Romans 8:35 to 37. Maganda. I am successful. Successful pala tayo, sabi ni Lord, bilang mananampalataya, di ba? Amen. Sabi niya doon, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran o ang panganib? O ang tabak, gaya ng nasusulat? Dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaon sa atin ay umiibig. Higit pa, sabi ni Lord, sa mga managdagumpay. Higit pa. Higit pa sa nakikita natin. Higit pa sa mudir mo, sa bus mo. Yung ibibigay ni Lord, you are successful in the name of Jesus. Diba? Glory to God, mga kapatid. Grabe si Lord. Higit pa, sabi ni Lord, diba? Kaya yung mga inaasam po natin, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng trabaho, pinagkaloob na yan ni Lord eh. Actually, prepared na po yan lahat. Nung naniniwala tayo kay Lord, tinanggap po natin si Lord, lahat yan nakaprepared na yan. Depende na lang sa'yo kung paano mo kukunin yon. Nasa sa'yo yon. Tulad ng isang mangga, kahit may bunga yan, kung wala kang aksyon, hindi mo makukuha yung bunga. Parang siwang tamad, bayabas, ganyan. Di ba? Anong nangyari? Dumanang ibon, tinuka yung bayabas. Bagsak sa ano niya, tae pala ng ibon, hindi bayabas. Grabe no? Ganun po. Kaya kailangan with faith, with action. Faith to Jesus, with action. Hindi yun, I am successful. Yes, successful ako. Mamaya, may malit lang na problema. I'm not successful. Nakakalungkot, mga kapatid. Pag kinlim mo na you are successful, sabi nga ni Lord, higit pa eh. Higit pa. Kaya mga kapatid, yung mga may nais po na for the glory of God, yung mga may plano po, kung plano nyo lang po sa sarili yan, mga kapatid, idulog po natin sa Panginoon yan. At once na idinulog po natin lahat-lahat ng ating gagawin sa ating Panginoon Diyos na buhay, yung successful na yan, covered na po lahat yan. Pag successful ka, lahat ng aspekto ng yung buhay mo, successful ka nga eh. Pag successful ka, pagpapala ka. Hindi pa pwedeng successful ka, hindi ka pagpapala, pagpapalo, no? Hindi pa pwedeng nanalangin ka, Lord, magkaroon ako ng pera, nagkaroon. Hindi pwedeng nagnanalangin ka, Lord, nanalangin ka sa isang kapatid, magkaroon ng pera, nawala yung pera. Mali. Hindi po ganun. Kaya pag sinabi po ni Lord na you are successful sa lahat ng aspekto ng iyong buhay, maging sa trabaho mo, maging sa pamilya mo, maging sa ginagawa mo, kung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, basta nakal-in line sa salita ng Diyos, successful lahat yan. Kaya glory to God, mga kapatid. Salamat sa Diyos, dahil alam ko na uhaw tayo sa idaragtag ni Lord na pagpapala
sa buhay ng ating lingkod. So praise God po. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Kuya Jun. Totoo nga po, magdadagdag ako ng konti. Balik po tayo sa ating text, Romans 10, verse 17. Faith comes from hearing, hearing by the Word of God. Faith versus Word of God. We need to learn, we need to understand. Unless you don't understand what is faith and the Word of God, you cannot follow God. You cannot trust God. Faith will never exist without the Word of God. Faith comes from hearing by the Word of God. Faith comes from the Word of God. Nanggaling ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabi ng John 1, verse 1, in the beginning, the Word was with God. And the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Word. It comes from the Word. When God speaks, we hear it, faith established. Amen? Na-establish yung faith sapagkat mayroong Word of God. Amen? And that Word become flesh and dwelt among us, and that is Jesus. In John 1:14. Amen? Sapagkat napakahirap ng mga taong maniwala sa Diyos bagamat siya nagsasalita na directly sa mga tao, ayaw pa rin nilang paniwalaan. Their faith is wavering. Bagamat nagkaroon sila ng faith, pero nagwi-waver. Mamaya okay, mamaya hindi. Okay in the sense na nakikita nila smooth and life. Okay in the sense na nandyan yung pagpapala ng Panginoon. Hindi na okay pag sila ay sinubukan ng Diyos. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, na ang hindi okay ay maging okay sa umagagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya siya nagkatawang tao, and Jesus became the Word of God, para sa ganon, ipakita niya sa atin, ihalimbawa sa atin, kung ano yung isinasalita na narinig natin sa Diyos sa umagagitan ng Kanyang buhay. Amen? Now, hindi lamang nahinto doon, mga kapatid. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Meaning to say, faith comes from the Word of God. Without the Word of God, faith will never establish. You will never have faith in God without the Word of God. Even in lack in the knowledge of the Word of God in Hosea 4:6, is still dangerous to you and to me. Kung kulang pa rin. Kaya nga nais ng Lord na patuloy po tayo, mga kapatid, na magsaliksik ng salita ng Diyos upang sa ganon, maunawaan natin at ma-establish na ang ating faith sa Kanya. More and more, magiging deeper and deeper po yung ating faith sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung wala kang kinakain ng salita ng Diyos sa bawat araw, mamaya magiging malnourished ka na. Amen? Kaya sabi ng Lord, napakahiwaga po nung Proverbs 4 verses 20 to 24. Proverbs 4 verses 20 to 24. Ito po yung instruction ng Lord sa buhay natin na pay attention to His Word. Amen? Pay attention to His Word. Pay attention to His Word. Napaka-importante po yung Word ng Lord, for they are life unto those that find them and health to all flesh. Keep thy heart with all diligence. Idagdag po natin yung 20, kuya. Verse 20 to 24. Proverbs 4, 20 to 24. Ito po, it's an instruction
Sabi ng Lord, pay attention, my son, attend to my words. Incline thy ears, be attentive, be a listener, and to my sayings, let them not depart from thy eyes, keep them in the midst of thy heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a forward mouth and perverse lips, put far from thee. Napakaganda po mga kapatid. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makakalaya ka sa maraming bagay sa buhay mo na hindi ayon sa Diyos. Tuturuan ka ng katotohanan, tuturuan ka lumakad na ayon sa Diyos. Amen? In this way, you will trust God in your life because of His Word. Once you entrust your life unto God, faith established. Amen? Nai-establish yung faith mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil magtitiwala ka sa Panginoon. Pag nagtitiwala ka na sa Kanya, that means faith is now in action in your life. Amen? Why it is important for us in Isaiah 55 verse 11, God says, every word that comes forth from my mouth, it will not return void, but it will accomplish its purpose. It will accomplish its purpose, mga kapatid. Amen? Sa bawat salita ng Diyos na mamumutawi sa Kanya, na naririnig natin, na tinatanggap natin, amen? Hindi babalik yan na walang dalang pagpapala. Hindi babalik yan na walang purpose sa buhay natin. At hindi yan mawawala sa buhay natin hanggat hindi nagaganap yung nais ng Diyos na maganap sa buhay natin. Amen? Maraming beses, mga kapatid, sa buhay natin, lalo-lalo na yung hindi pa tayo mananampalataya, siniran tayo ng salita ng Diyos. Amen? I believe, bagamat hindi natin masyadong pinansin yun, pero mayroon pong na-retain sa buhay natin. Word of God pa rin yun. Amen? Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa ating pagbabahagi, mga kapatid, His word will never return void. Hindi mababaliwala. At ang layunin ng salita ng Diyos sa bawat nakinig ng salita ng Diyos, mayroon pong mangyayari sa Kanya. Amen? Mayroon pong purpose lagi ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pagbabago ng buhay, ito po yung layunin ng Diyos sa buhay natin upang sa ganun lalo tayo mapalapit sa Kanya. At tayo po ay gagawa ng mga bagay ayon sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Ito po yung Word of God. Amen? Babaguin niya ang ating buhay. Ito po yung purpose ng Diyos sa buhay natin. It will accomplish the purpose of the Word of God in our life. Amen? Hinding-hindi ito babalik na balala. Hindi ito matatanggap ng bawat isa na ganito na lamang. Hindi, mga kapatid. Amen? The purpose of the Word of God is to establish our faith. But that faith will not just faith. Hindi lang yan, mga kapatid. Because of the Word of God will urge you to apply that faith. Amen? Sabi ng James 1 verse 22 to 23, we are doers, not hearers alone. Amen? Pag narinig mo yung salita ng Diyos, it will not return void, it will accomplish its purpose, and we become doers of the Word. Once you are doers of the Word, you are exercising your faith in Jesus. Amen? Nagwo-work na yung faith mo dahil natanggap mo yung salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos na yun ay buhay, nagwo-work out yun sa buhay mo, and hindi papayag yan na walang mangyari sa buhay mo. Amen? It will accomplish its purpose, and that purpose, once you apply the Word of God, it becomes faith. It becomes faith. That is why when you stand in faith, you are trusting God, and you will see the difference of your life. Amen? Nagkakaroon ng kapangyarihan ang buhay mo sapagkat nandito na salita ng Diyos na nag-urge sa iyo
para ka ay tumayo sa iyong pananampalataya, ma-establish yung pananampalataya mo sa Kanya, at nakikita mo yung gawa ng Diyos nangyayari. Amen? Kaya nga sabi ng James chapter 2 verse 17, 20, 26, faith without action is dead. Amen? Hindi pa pwedeng tumanggap ka ng salita ng Diyos, na-entrust mo ang faith mo kay Lord, then walang mangyayari. The Word of God will always work out for your life. Amen? Alalahanin natin yung faith, laging may kalakip yan ng pagsasagawa, otherwise it will never become faith at all in our life. Amen? Sabihin na natin, because faith, once you become or having that faith in Jesus, nagkaroon ka ng salvation sa buhay mo. Amen? Sabi na Ephesians 2 verses 8 and 9, salvation is by the grace of God through our faith in Jesus, not by works, so that no one would boast. Amen? So salvation is a gift of God through our faith in Jesus. Amen? Through our faith in Jesus. Nung nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka rin ng salvation na binigay ng Lord sa buhay mo. Amen? Dahil ang faith or salvation na pinagkaloob ng Lord sa buhay mo, yan ay i-urge kang gumawa at i-apply sa buhay mo. Amen? Wala po akong nakitang Kristiyano nagsasabing Kristiyano siya. At huwag yung pong paniwalaan ang isang Kristiyano kung sinasabi niyang Kristiyano siya na hindi mo nakikita ang faith sa kanya. Amen? Because salvation will always lead to service. Amen? Yung kaligtasan tinanggap mo sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Lord Jesus, may kalakip yan lagi ng pagsasagawa, mga kapatid. Amen? Huwag niyang sabihin nananalangin siya o nagbabasa siya ng Biblia at ayaw niyang dumalo sa gawain ng Panginoon, hindi siya totoong Kristiyano, mga kapatid. Dahil siya ay sumasablay na kaagad sa isang utos ng Panginoon sa Hebrews 10:25. Do not neglect, sabi ng Lord, do not neglect meeting together to encourage one another and all the more as the day of the Lord approaching. Amen? Kaya nga, na-establish ang faith natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang faith na yan, ito po yung pag-winert out mo yan. Then lalabas ngayon yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng faith mo. Amen? When you stand in your faith in Jesus, si Lord ay kumikilos sa buhay natin. Siya ang gumagawa. Hindi tayo ang gumagawa. Siya ang gumagawa. Pag tayo tumatayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito po yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Salita ng Diyos na narinig natin, makikita mo kung paano buhay ang salita ng Diyos kung nai-establish yung faith mo. The more kang nakakatanggap na salita ng Diyos, araw-araw, oras-oras, kada minuto, grabe po yung nourishment ng soul mo. Grabe po yung feeding ng kaluluwa mo ng salita ng Diyos. Lalong magiging deeper and deeper, magiging intimate yung relationship mo sa Lord sapagkat lubos mo siyang nakikilala at nai-establish yung tiwala mo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Kaya nga sa buhay mo, makikita mo, lagi kang nananalig sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, you will live by faith and not by sight anymore. Amen? Ikaw ay tatayo sa iyong pananampalataya kahit magulo yung nakikita mo, kahit negatibo yung nakikita mo, kahit ito yung sitwasyon, still, mananaig ka at mananaig yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Dahil hindi nababase sa ating mga tinitignan o nakikita o nararamdaman, kundi yan nababase sa salita ng Diyos lamang ang katotohanan ng sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Dahil doon sa salita niya, umuumapaw ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Philippians 2:12, work out your own salvation. Amen? Work out your own faith. Amen?
pag nandoon na yung faith mo, pakita mo yan, i-work out mo yan. Hindi pa pwedeng sa araw na ito, tinanggap mo si Lord. Sa araw na ito, natanggap mo yung salita ng Diyos. Kailangan mayroon pong working out. Mayroon pong pagsasagawa. Mayroon pong application na dapat mong gawin habang ikaw ay nabubuhay pa. Amen? Well, sa mga taong tumanggap ngayon, mamaya, kinuha na sila ng Panginoon. Hindi na kailangan working out doon. Tapos na, mga kapatid. Amen? Kung kukunin ako ng Lord ngayon, gugustuhin ko, bakit? Hindi na ako maghihirap. Hindi na ako, ano, di ba? Sino pa may gusto na kunin na ng Lord? Ay, oh, kundi lang. Sino ko ang pagpapalain ng Lord? Oh, malakas. Pero pag yung para kay Lord, ano na, di ba? Pero glory to God, mga kapatid. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi natatakot na mamatay para sa pangalan ng Panginoon. Amen? Tumatayo sa kanyang pananampalataya. Once na tumayo ka, expect the power of God in your life. Amen? Makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Meron kang kunting ano dyan, nararamdaman, tumayo ka sa iyong pananampalataya, cast it out in the name of Jesus. Amen? Mga kapatid, cast it out in the name of Jesus. Pray to God in the name of Jesus and God will hear you. Amen? It will accomplish its purpose. Lagi tignan po natin ang salita ng Diyos, hindi sa sarili nating pananaw, hindi sa sarili nating interpretasyon, kundi sa interpretasyon na nais ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, huwag mong pairalin ang iyong sarili. Ayaan mo mag-work out yung Spirit sa iyo, yung buhay na salita ng Diyos sa iyo, at lalo kang pagtitibayin sa mga kaalaman mo sapagkat yun po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na tinanggap mo sa buhay mo. Amen? Sabi ng 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21, it is not the interpretation of men, but interpretation of the Holy Spirit. Amen? Watch out, interpretation. Kunti lang yung mga babae, sino po yung mga nanay dito? May asawa. Yan, may asawa. Walang asawa? May asawa. Lahat ng may asawa. Balikan natin ang Book of Genesis. Sabi ng Book of Genesis chapter 1 and chapter 2, nilikha ng Diyos ang lahat. Within 6 days, nalikha na niya lahat. On 7th day, he rested. Amen? At binigyan ng kapangyarihan ang kanyang nilikha na tao, si Adan, na siya binigay ng bawat pangalan na nabubuhay dito sa lupa. Ngunit doon natuklasan ng Diyos na sa lahat ng kanyang ginawa na good, isa ang kulang, which is nandoon kay Adan yung kulang. Hindi niya tinignan na si Adan ay nalungkot, kundi natignan niya, nakita niya ang pangangailangan na magiging katuwang ni Adan. Amen? Sabi ng Genesis chapter 2 verses 20 to 22, makikita po natin, ipinagkaloob ng Lord sa kanya ang pamamahala at pagbibigay ng pangalan. Pero wala siyang nakitang kahawig niya, o katuwang niya, o katulong niya, o kaisa niya. Amen? Sabi doon sa ito, and Adam gave names to the old cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmate for him. Hindi po natagpuan ni Adan ang kanyang katuwang o kaisa. Teka, panay hayop yung aking nakikita, pero wala akong nakitang kagaya ko. Amen? Hindi po naawa ang Diyos, mga kapatid, kundi nakita niya ang pangangailangan ng lalaki na kailangan mayroon siyang katuwang. Amen? And in verse 18, chapter 2, it is not good for a man to be alone.
I will make a helpmate suitable for him. Amen. Kaya nga yung mga lalaki, sila po yung head of the family. Sila po yung pastor ng pamilya. Amen? Kung apayag ba tayo mga babae, lalaki? Dahil sila po yung nilikha ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan, pero sila po ay binigyan din ng helpmate, hindi po yung katuwang o kaisa na sinasabi niyang siya yung magrurule ng tahanan ang babae. Hindi. Helpmate ang sinabi ng Lord. Amen? Para mayroon siyang katuwang o katulong sa lalaki. Amen? I wish and pray na marinig ng bawat mothers ito. Amen? Helpmate, mga kapatid. Huwag mong pangunahan yung lalaki dahil ikaw ay helpmate. Amen? Huwag mong idedesisyonan yung lalaki sapagkat ikaw lang ay helpmate. Pag ginawa ito ng babae na mag-overrule o siya po yung magiging ama ng tahanan, tingnan niyo po mga kapatid, nakita niyo na ba ang tahanan na ang babae ang namumuno na maayos? Salita ng Diyos kasi ito eh. Well advanced, well anticipated ng Panginoon ang mangyayari. Amen? Kaya ngayon lalaki, kung mayroon kang mga kahinaan, nasa babae yung kalakasan. Kailangan maunawaan ang babae na tulungan ang kanyang husband na papalakas. Amen? At ikaw ding lalaki, magpakatatag ka, magpalakas ka sa Panginoon upang sa ganun masustain yung kailangan mo upang ikaw ay tumayo bilang ama ng tahanan. Bilang ikaw ay lalaki ng tahanan. Amen? Yung mga hindi tumatanggap dito, then expect the worst thing in their life. Dahil pangako ng Diyos ito. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng salita ng Diyos. Hindi po mananaig dito yung weak and strong personality ng bawat isa. In spiritual, we are not talking about the strong personality. We are talking about how your faith in God is deeper and deeper and deeper. Amen? Yung intimate relationship mo sa Panginoon ang mananaig yan. Hindi yung pagiging strong personality natin, mga kapatid. Amen? Helpmate po yung babae sa lalaki. Katuwang sumusuporta sa lalaki. Hanggat hindi ito naunawaan ng babae, of course, likewise sa panlalaki, mahirap po ang kalagayan nila bilang mag-asawa at pamilya. Amen? So, kailangan po natin maunawaan ito, mga kapatid. Amen? Tinatanggap niyo ba mga babae? Para mahina. Amen? Mga lalaki, tinatanggap niyo ba? Amen. Malakas ang lalaki. Pero hindi nangangahulugan mga lalaki, gaganon-ganon nila natin yung mga babae. Alalahan ninyo, ang sabi doon sa verse 21 and 22, 23. Ang babae ay kinuha sa tadyang. Amen? Kinuha sa tadyang ng lalaki. Sila po ay magkaparehas. Amen? Glory to God, mga kapatid. Naka-record naman ito, Kuya Ate Jonah. Maririnig niya Kuya Manny ito. Amen? Tinatanggap mo ba na si Kuya Manny ang head of the family? Amen? Siya ang masusunod. Sumusuporta ka lang. Kagaya ng support mo, tumatayo ka sa iyong pananampalataya. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lamang ang napaka-importanting bagay sa buhay natin ay spiritual. Mananaig ang lahat ng bagay ayon sa spiritual. Amen? Kaya nga dito na i-establish yung faith natin dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Once naniniwala ka sa salita ng Diyos, you are trusting God. Once you are trusting God, nandoon na yung faith sa iyo. Amen? Pag
in-apply mo yung faith mo, and then makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? And don't be afraid to apply the Word of God in your life. Because the Word of God will empower you to apply His Word. Amen? Siya rin mismo yung mag-i-empower sa'yo. Amen? It will enable you to apply and do the Word of God. Amen? Tayo po'y tumayo lahat, mga kapatid. Tunay na dakila ang ating Diyos. Great is our God. Great because hindi siya nagkulang sa kanyang salita sa buhay natin. Great siya sapagkat wala tayong pananampalataya, ngunit sinikap niya at hindi siya pumayag na hindi mo marinig ang kanyang salita. Noong narinig mo yung salita niya, sapagkat ang salita niya ay siya mismo yun na buhay. Bagamat sa umpisa, nalulungkot siya sapagkat mahirap siyang manahan sa iyong buhay. Dahil napakahirap mo rin tanggapin siya. Napakahirap mo rin i-welcome siya. Great is our Lord. Why? Marami siyang kaparaanan sa buhay natin. Dahil ikaw ay dinesign niya bilang anak niya na nawawala, hindi siya pumayag. Kung kinakailangan paluin ka, sadya siyang namalo sa buhay natin. Maraming halimbawa sa Biblia na kung saan bago siya nakakilala, bago niya isinuko ang kanyang buhay sapagkat napakakulit niya, napakatigas ng kanyang puso, nanahan siya sa kayamanan ng mundo dahil marami siyang pera. Yung mayaman na babae na lamang, mga kapatid, na may sakit sa dugo ng 12 taon, napakayaman na babae sa Mark, nanahan siya sa kanyang kapangyarihan sa pera. Tumandal siya na siya ay gagaling dahil marami siyang pera, marami siyang pambayad sa mga doktor at kaya niyang i-hire ang lahat ng mga dalubhasang doktor. Base sa salita ng Diyos, siya ay nagpunta na sa lahat ng mga dalubhang doktor at inubos niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Ngunit walang nangyari sa kanya at lalo pang lumala ang kanyang sakit. Kuminsan sa buhay ng mga kapatid, dahil sa ating katigasan, nais ng Panginoon na tanggalin lahat ng pinagsasandalan mo upang sa bandang huli, siya na lamang ang iyong pagsasandalan. Siya na lamang ang iyong sasandalan sa buhay mo at wala nang iba. Napakasakit kuminsan sapagkat sa desisyon nating mali na ayaw nating i-welcome ang Lord sa buhay natin. Uubusin ang Lord ang lahat ng mga stronghold natin sa buhay. Lahat ng bagay na nagpapahirap sa atin, lahat ng bagay na sinasandalan natin upang hindi natin matanggap ang Lord, hindi natin siya ma-welcome, hindi natin siya pakilusin sa buhay natin. Pero great ang Panginoon sa buhay natin. Magpapadala siya ng mga kaparaanan niya sa buhay natin upang lahat ay gagawin niya upang ikaw ay buksan niya sa katotohanan, upang buksan ang kanyang puso o yung puso upang siya ay pumasok sa buhay mo. Ngunit mga kapatid, bilang tayo yung mga Kristiyano na pangalanan ng Diyos, naranasan na natin ang pamamalo ng Diyos sa buhay natin. Naranasan natin ang proseso ng Diyos sa buhay natin.
Nais niya na lalo siyang manahan sa buhay natin. Kung minsan nagkukulang tayo, nagkakamali, nagkakasala, alam niyo mga kapatid kung bakit nagkukulang tayo? Nagkukulang tayo sa Kanya dahil sabi ng James chapter 4 verse 17, bagamat alam mo yung tama na ayon sa Panginoon, ngunit hindi mo ginagawa, yan ay kasalanan. Lahat ng bagay na alam mong tama ayon sa Panginoon, ngunit hindi mo ina-apply sa buhay mo, ngunit hindi mo ginagawa sa buhay mo, yan ay kasalanan pa rin. Kaya nga, humingi na ng tawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang. Bagamat alam natin ang salita ng Diyos, hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. Humihingi tayo ng tawad, humihingi tayo ng forgiveness sa ating Panginoon sa ating mga pagkukulang. Panginoon, hindi na namin tinatanggap, Panginoon, ang pagiging masuway. Hindi na namin tinatanggap, Panginoon, sa buhay namin ang hindi pagsunod sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na pinaggalob mo yung salita at tinanggap namin sa aming puso, Panginoon. Lord, sa oras na ito, i-apply namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo at i-declare namin, Panginoon, that you are God who is great. Ikaw, Panginoon, ay dakila sa buhay namin. Sinikap niyo ang lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay namin upang kami, O God, ay mapabilang sa iyong pamilya. At sa araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. At sinasabi namin, Panginoon, sa aming buhay, na ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang salita mo ay buhay, Panginoon. Ang salita mo ay makapangyarihan. How great is our God! Isa ka. Our God, all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Panginoon, hanggang kami ay bumalik sa iyo. At Lord,
Nung bumalik kami sa iyo, Panginoon, hindi na namin pinaghihinayangan ang lahat ng iyon, Panginoon. Kundi, Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ang kumilos sa buhay namin. Napakadakila mo, Panginoon. Kadakilaan mo sa buhay namin. Lord, maraming nasayang na pera, maraming nasayang na panahon, maraming nasayang na opportunities, Panginoon, sa buhay namin. Maraming luha ang pumatak sa luha, sa mata namin. Maraming kasakitan, maraming gabi, Panginoon, na hindi kami makatulog. Habang panahon, Panginoon, na naglupay-pay kami. Maraming beses, Panginoon, na Lord, kami parang sumisigaw, nahihirapan, dahil kami nawalay sa iyo noon. Pero Lord, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw ay dumating sa buhay namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nakita namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kapayapaan, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng pamamalo mo sa amin. Na sa bawat pagpalo mo, Lord, sa amin, natagpuan namin, Panginoon, ang tunay mong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo inayaan, Panginoon, na masira ang aming mga buhay. Hindi mo inayaan, Panginoon, ugan na tuluyan at lubusan kami, Panginoon, na mawalay sa iyo. Sa kabila ng ginawa mo sa amin, Panginoon, upang kami ay manumbalik sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang natanim, Panginoon, sa aming mga buhay, na siyang nagpaalala, Panginoon, sa amin, na ikaw ay Diyos na dakila noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Niremind mo kami, Panginoon, sa ginawa mo sa krus. Niremind mo kami, Panginoon, sa ginawa mo nung kami po, God, ay nasa kalagitnaan ng pagsubok. Niremind mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga negatibo sa buhay namin. At ginawa mo, Panginoon, ang kapamaraanan mo kung kami, o God, ay manumbalik sa iyo. Lord, napakasarap, Panginoon, ang magpuri sa iyo. Napakasarap, Panginoon, ang nasa presensya mo. Napakasarap, Panginoon, ang maglingkuran ka. Napakasarap, Panginoon, ang sumunod sa iyo. Napakasarap, Panginoon, na maranasan ang presensya mo. Napakasarap, Panginoon, na maranasan ang kapangyarihan mo sa buhay namin. At hindi namin pa ipagpapalit pa sa aming buhay, Panginoon. Kami mananatili, Panginoon, na susunod sa iyo, magpapagamit sa iyo, Panginoon, upang ang maraming kaluluwa pa, Panginoon, na nawawala ay upang, O God, mahanap sa pamamagitan ng aming buhay.
Napakasarap mo, God. O napakasarap, Panginoon, ang magpuri sa iyo. Every time, Panginoon, na kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, pinapalakas mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa bawat gawain mo, Panginoon, na ginagamit mo upang, Panginoon, kami po ay lumago sa iyong salita. Salamat sa bawat kapatid, Panginoon, na nagiging kalakasan namin, Panginoon, na ginagamit mo. Salamat, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na ikinatiwala mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa aming asawa, sa aming anak, sa aming mga kapatid, magulang. Salamat, Panginoon, sa aming mga kaibigan. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa aming trabaho na pinagkaloob mo bilang blessing mo, Panginoon, financially sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa aming buhay na ngayon, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri, patuloy na nagpapagamit sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na Lord, mapuspos pa kayo, Panginoon, na salita mo sa bawat araw, Panginoon, O God, ay pagkalo mo ang kapuspusan sa amin, Panginoon, ng salita mo upang patuloy kami lumago, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit, Panginoon, at hanapin pa, Panginoon, yung mga nawawalang kaluluwa sa na pinapahanap mo sa amin. O salamat sa bawat kapatid na narito. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagsusubaybay sa iyong gawain, Panginoon, sa bawat gawain mo, Panginoon. Mayroon kang ginagawa, Panginoon. Mayroon kang ginagawa, pagbabago. Ipinaparanas mo iyong kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat salita na dinilig namin. Salamat, Panginoon, o God, sa pananamparatay pinagkalog mo sa amin. O halit. At ang ito, Panginoon, ay binabalik namin na buong puso, Panginoon, na may pasasalamat at sa daming pangalan mo lamang at ang lahat na nananampalataya at naniniwala, Panginoon, na susunod sa iyo ay magsasabi na Amen.